This morning mga kapuso, atong makauban ang pride sa General Santos asa nakasakmit og gold sa baguhay lang na tigayong Batang Pinoy 2022 Cycling Competition. Let's welcome sa GMA General Santos Studio, Danara Sugilon. Mayong buntag mga kapuso, thank you sa pag-indita sa kuha. It's our pleasure to Danara nga makauban ka na mo din hikaron sa At Home with the GMA Regional TV. Una sa tanan Danara, congratulations for raising the flag of GenSan sa Batang Pinoy 2022. Unsa ba imong nabati the moment nga imong nakuha ang gold medal? Una sa tanan, ako gaya pasalamat ang Diyos, ang among Ginoo kay I thank him for the victory and blessings and safety na gihatag niya sa kuha and sa muang team, sa mga delegates sa GenSan. And I feel really happy po talaga nung nanalo po yung nalaman ko nag-champion po ako ng individual time trial. And kasi since December 19 po ang individual time trial, same day rin po yung birthday ng mother ko ni nanay, which is why parang yun po ang best gift ko na binigay ko po kay nanay. Aside from that, best Christmas gift din, yes, syempre po. Kasi Pasko kahapon, ayan. Danara, paunsa ba ka nasali sa Batang Pinoy 2022? Actually po, triathlete po ako since 8 years old po. So, pero nag-start nung pandemic, so marami pong restrictions na mga close po ang mga pools, so hindi maka-training. So, bike and run po ang gina-focus sa akin pag-training. And minsan nagbabike po papuntang mga Glan or Maasim para makaswim rin po sa dagat. So, yun po. Para sa kasayuran sa atong kapuso viewers, Danara, unsa ba ning Batang Pinoy Sports Competition? Batang Pinoy Sports Competition is a national competition po for all athletes that are 15 years old and under. Unlike sa palarong pambansa po, student athlete lang po ang required tuon. Dito sa Batang Pinoy po is pwede po all athletes na nakapasok sa 15 years old kahit sa mga out of school youth po. Usa sa mga mulo sa mga cyclista, Danara, ang kakuwangon sa bicycle lane. Para sa imo ba, unsay importansya ani? First, importante po talaga ito sa safety ng mga cyclista. Dahil po, yung marami pong mga aksidente nagaganap and prone to accident po kasi rin, lalo na sa mga national, sa mga highway, mga mabibilis po ang takbo ng mga sasakyan. And ang iba po is reckless driver po. So, parang hindi po ka-stick sa one lane lang po. And para po magkaroon rin po ng disiplina ang mas bikers na magtuto mag-ingat po every time mag-cross dahil mayroon na silang lane sa, para sa kanila. Siyempre dito sa GenSan, Danara, kulang yung mga bicycle lane natin. Ikaw ba, saan ka nagte-training para safe? Kahit saan lang po, ma'am, sa papuntang Tupi or pa-Marvel or pa-Glan or sa pa-Maasim. Dahil po, meron po kasi kaming coach na nag-drive po sa car, ginasundan po kami sa likod, so para mas safe ang mga athletes. Alright. After getting the gold medal sa Batang Pinoy 2022, what's next for Danara? For now po is magpapagaling po muna ako and pahinga po dahil po nung pagka third day ng race is na-disgrasya po ako, na natumpa po sa bike and kinapa-heal ko pa po mga sugat ko. And thank you lang po talaga sa Lord kay kahit natumba man, hindi naman po severe ang mga injuries ko. And then for kung maano po ako, kung magaling naman po, mag-take po ako ng mga challenges for mga triathlon races, competition, mag-training po ulit. Ayan, Danara, doon na ba kay mensahe sa tanang mga misuporta sa inyoha sa imong dula sa Batang Pinoy 2022? Go ahead. First of all, kaya sa Lord po talaga ang unang pasalamat ko sa Kanya dahil kung hindi po sa Kanya, hindi po talaga kung mananalo. I thank the Lord sa victory po talaga. Victory, safety, papuntang Vigan and pabalik dito sa GenSan. And next, secondly sa aming coach, kay Coach Jerome Wee, thank you sa pag-training sa amin kahit minsan is nag
nagtatamad po ako magbangon is ginaano po pa rin ako yang patuloy po pa rin pag-training niya sa amin and sa sakripisyo niya po sa lahat ng mga athletes niya. And next is sa LGU Jensen po. Thank you sa my financial provisions po papuntang vegan sa Batang Pinoy. And kay Sir Jerry Gonzalez po, head po ng sports court. Ano yan? City Sports. Dahil nung na-hospital po yung kasamahan ko sa cycling is siya po nagbantay. Hindi lang po siya official nag-ano, pero sa personal rin po. Kaya sinusuporta niya po kami. And kay Sir John po, na madali lang po puntahan, pandali lang tawagan, lapitan, and sa kayang tulong sa amin. And next, sa aking nanay na single mother, sa kayang pagsuporta sa akin, all out support po, kahit busy na siya sa trabaho, pero sinusuporta niya pa rin ang sports ko. And sa mga ate ko, thank you. And sa Sugilon family and the La Sierra family, thank you mga pinsan and auntie ko. Sa aking team, thank you sa pag-support at pag-support nila sa isa't isa. Sa parents ng aming team, nila Tita April and Tito Rory Almero, sa kanilang pagpapahiram sa akin ng mga kagamitan sa mga pagpapakain sa aming team. Ila Tita Lady Men Chavez, Tita Joy Flores, and Tita Hannah Sales. Thank you po talaga. And then sa aking lolo, Lolo Dimas and Lolo Nonoy, thank you po sa pagsuporta sa akin kahit secretly lang po. And especially thank you po sa aming prayer warriors, sa aming pastor and pastora, Pastora Tori Phil, dahil sa kanilang mga prayers, nanalo po ako before and after the race. And especially thank you sa aming school, Holy Trinity College, thank you sa pag-support. Thank you. We are hoping, Danara, nga mas daghan pa kang ma-inspire sa imong perseverance, hilabi na ka tong mga student athlete nga nagatan-aw karon. Thank you so much for your time nga gi-share nimo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Tutok lang mga kapuso, kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.